Ayon sa datos ng Department of Health, 25 million Filipinos are at risk of environment sanitary related diseases dahil wala silang access sa maayos na toilet. May tatlong maliliit na anak si Angelina. Sa maliit na barong-barong na ito sila nakatira, wala silang palikuran. Minsan sa plastic, sa nerola, datang sa dagat. Nahihirapan po talaga kami kasi minsan gaya po ng hindi naman namin gustong magtapon sa talaga sa dagat wala talaga kami pagkatapunan. Madalas daw magkasakit ang mga anak niya. Minsan nagtatae, minsan masakit ang tiyan. Ito yung makeshift na CR sa isang bahay dito sa Parola sa Manila. Makikita natin na kapag dumumi sila dito, diretso na sa dagat. Usually walang cover, kaya maaaring kumapit yung mga mikrobyo at maaaring dapuan ng mga langaw na siyang magdadala naman ng mga bakterya pa pag dumapo sa pagkain nila. Dito nakatira ang pamilya ni Gina. Pito silang nagsisiksikan dito kung saan ang palikuran nila, yun na rin ang nagsisilbing kusina. Sila Gina, Angelina, ay kabilang sa 25 million Filipino na nangangailangan ng maayos na palikuran. 6 million dyan ang nagpa-practice ng open defecation o pagdumi kung saan-saan. Ang Philippine Approach to Sustainable Sanitation o PATS ang gagabay sa mga lokal na pamahalaan sa sanitation ng kanilang lugar. Ang isang policy naman ay para sa construction ng isang standard na septic tank. Ang target po natin dito ay maideklara po ang lahat po ng barangay na meron po nag-o-open defecation at by 2023 sila po ay maideclared po ng zero open defecation. Para dito, may apila sila. Ang number one pong dahilan na sinasabi nila ay gawa daw po ito ng dala ng kahirapan. Pero somehow, this reason ay hindi po natin makitang makatotohanan. Kasi lahat naman po ng mga tao, makita po natin ay mayroon po silang hawak na cellphone. Kumisa naman po yung iba ay makita po natin na nakakapagbisyo po sila. Pero bakit itong toilet po na kailangan nila sa kanila pang araw na araw na pamumuhay ay hindi po nila masagutan. Change the behavior at i-abandon po nila yung kanilang dating nakagawian at gumamit po ng kasilyas o magpatayo ng kasilyas. After 3 years of going back and forth, ngayon po ay finally na-sign na yung polisiya na Philippine Approach to Sustainable Sanitation nga. Pinapakita po kasi dito sa programang ito na pwedeng maabot kung ano man yung national goals ng DOH, particular na sa sanitasyon. Susi ang malinis sa kapaligiran sa pagkakaroon ng maayos na kalusugan. Sana nga ay magtagumpay ang Department of Health sa target nitong ma-achieve ang universal sanitation para sa mga Pilipino by 2028.